Parusa para sa isang senior citizen na gaya ni Mang Hener Pagil ang mapirmi sa bahay ngayong panahon ng pandemya. Pero higit umano sa pagkabagot sa bahay, ang kanyang reklamo, ang kanyang idinadaing sampu ng kanyang mga nagkakaisang mga kapitbahay sa Barangay San Matias, Santo Tomas, Pampanga, ay ang mabahong amoy na nanggagaling umano sa isang plastic recycling plant na nasa gitna ng residential area. Matagal na kaming nagtitiis sa amoy ng pabrika dito sa ng plastikan dito sa aming barangay. Naamoy namin hanggang dito, hanggang sa kalapit barangay. Sa katunayan, marami na kaming mga reklamo rito pero hindi naaksyonan. Halos dingding lamang ang pagitan ng tinutuluyan ni Mang Hener sa plastic recycling plant at mula sa kanyang bintana, abot tanaw ang nanggigitatang dumi mula sa pinagugasan ng mga plastic waste materials. Ito umano ang nagiging sanhi ng umaalingasaw na masangsang na amoy. Kasi, actually, yung mga plastic nila, yung mga lalagyan ng mga patis, toyo, ketchup, mga ano, yung waste nila, yung pinag-ugasan nila, nandun lahat dun sa mga ano nila, mga waste ano nila. Open yung waste ano nila. Dahil sa nakakapamerwis yung amoy, lahat ay napapirma sa petisyon laban sa operasyon ng plastic recycling plant. Meron din kaming mga petition letter na pinapirma dito sa mga dito sa amin dito at saka katabing barangay. Pumirma lahat sila. Kung tutuusin, ay hindi na umano bago ang reklamong ito ng mga residente. Kaya napahinto na noong operasyon ng nasabing planta 3 taon na ang nakalilipas. Ngunit laking gulat daw nila kung bakit muli itong nakapag-operate. Una, napetisyonan na namin yan na ipasara ng nung nakaraang administrasyon pa. Kailan po doon napasara? Siguro last 3 years ago. 3 years ago? Naipasara na po yan? Naipasara na yan. Dahil po doon sa petisyon? Dahil doon sa unang petisyon namin. Bukas po sila ulit? Hindi natin alam kung kung nakakuha sila na uli ng ng panibagong mga permit. December 20, 2021, muling nagpasa ng petisyon ng mga residente sa San Matias na muli itong ipasara. Ngunit sa kabila ng kanilang pinagsamang reklamo, na-renew rin daw ang business permit nito ngayong January 17, 2022 sa ilalim ng business name na HT Chua Plastic Scrap. May rekomendasyon pa raw ang barangay na makapag-renew ito ng business permit. Sagot naman ni San Matias Barangay Captain Nelson Manalese, binigyan nila ito ng permit dahil nakapag-apply na ang mga ito ng business permit. Nag-apply po sila ng nung business permit dito. Binigyan naman namin dahil aprobado na doon sa taas, binigyan na permit. Nung nakaraang kasing taon, nasarado yan ng temporary. Ayon kay Barangay Kagawad Edwin Mendoza, may rekomendasyon na raw ang barangay kagaya ng pagtataas ng bakod at septage management para sa waterways nito na kailangan na may posenegro. Ano yung magiging solusyon? Taasan yung bakod, sasaraduhan lahat yung pwedeng kung saan manggaling yung hangin na pwedeng lumabas. Tapos nag-suggest din kami ng kung pwedeng lagyan ng chini para lumagpas dun sa taas talaga ng mga residente yung lumalabos na amoy. Nakapanayam naman ng news team sa telepono ang nagpakilalang operations manager ng planta na si Michael Co. Natapos na umano ang negosasyon niya sa mga nagre-reklamo at tatalima sila sa gusto ng barangay na taasan ang bakod sa pagitan ng kanilang planta at sa kabahayan na nasa paligid nito. Iginit din niya na kumpleto sila ng permit mula sa lead agency na nagbabantay sa uri ng kanyang negosyo. Sabi niya, taasan mo naman yung yelo at saka yung bubong para hindi naman mapungkunta doon. Tapos yung kalaan, kasi diba alam mo sa, di ba marami ng di siyempre kukulang yan sa tao. Dahil kung may nanakakal ng tao, lagi na nini. Yung kalaan, kasi talaga di video may kunti lang na sa amoy kasi kukulang yan sa tao. Kahit kung may tao lang ako, lagi na nini sa niya. Ibang business po ninyo, sir, meron pong ECC ng DENR? May permit meron, po kayo sa... Meron. Mm-hmm. Kompleto lang ako. Kompleto po kayo? Oo, kompleto. Pinasinungalingan naman ni Santo Tomas Mayor Gloria Ronquillo
Ang pahayag ng Kapitan ng San Matias na may approval na ang munisipyo sa renewal ng business permit bago pa ito payagan ng barangay. Yung sinasabi po ng Kapitan ng San Matias, si Kapitan Balagan, na kaya siya nagbigay ng permit dahil meron na siyang permit sa amin. Yeah, mas nauna po sila kasi lahat po ng LGU, bago ka kukuha ng business license, magsisimula ho yan sa barangay. Bibigyan po ng clearance ng barangay. Nakakuha po siya ng clearance ng barangay, yung barangay certificate, ng January 16, and then kumuha sa amin ng business permit ng January 19. Iginiit din ni Mayor Arungquillo na may kaukulang permit na ang recycling plant mula sa DNR, kaya inisyuhan na nila ito ng mayor's permit. Habang hindi naman itinanggi ni Mayora, nahamon pa rin hanggang sa kasalukuyan sa kanilang barangay ang proper zoning ng kada business industry na napapagitnaan sa residential area. O allowed ho ba na yung ganong industriya nasa residential? Eh, alam niyo naman po sa atin dahil hindi naman masyadong ano, like po yung mga magkakabaong actually, di ba? Yung mga casket maker natin, eh di ba dapat din ho yan sa mga industrial area din dapat. Pero ang nangyayari sa mga ano din, residential din ang nangyayari, di po ba? Sige po. No. Eh, matagal na nga po ano yan eh. Sabi ko nga dun sa may-ari nung ano, bakit hindi siya tumingin ng lugar niya na hindi yung ganyan na palagi siyang nire-reklamo. Asahan daw na ipatatawag ng alkalde ang mga residenteng nagre-reklamo, barangay official at maging ang may-ari ng planta para sa isang dialogo. Paolo G. Santos, CLTV News.